Hello, what's up mga kaHypester, Mr. Room TV here. If you're new to my channel, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para updated po tayo sa mga videos natin. Ngayon po, papasokin po natin yung Forbidden Island Awakened. Solo lang po ito. Wala po akong planong tapusin ito. Andito po tayo para mag-farm ng piece ng SIGMetal helmet at saka SIGMetal boots. Dito po yung nalulot. So yung purpose natin kaya andito tayo is para mag-farm ng mga tickets para magamit natin mamaya sa free spin sa gacha. So ngayon syempre hindi tayo nagsosolo, kasama natin syempre yung mga mercenaries natin, no? Kasi kung wala sila, matagal po matapos yung dungeon natin. I mean, yung pagpatay ng mga boss. Kaya kailangan din natin mag-summon ng mercenary. So, first, kailangan natin itong patayin yung Awakened Kiso doon. Para maka-proceed tayo doon sa may mga isda. So, yung mga isda na yun, yun yung key para tumambay. I mean, dun tayo tatambay mamaya. After natin, mapatay ito. So, patayin muna natin ito. Okay. Siguro yung AP dito, I'm not sure, pero as long as kaya mo nang isolo yung Forbidden Island, yung FI, yung hindi awakened, kaya mo na itong suluhin. Kaya kong suluhin ito hanggang dun sa may sa may hagdan. Kaso, medyo ang hirap dun na mamatay tao. Sayang oras. Palaging patay. Ang hirap dun, kailangan mo mag-party. Tapos yung quest dito talagang medyo mahirap lalo na pag bago ka pa lang. So, dito, sa Awaken Bagdolphy, tapos dito sa may malaking isda, ilalure natin yan sila lahat, tapos dito natin, dito tayo magpa-farm. Ubusin natin yung, mga mobs. Tapos pag once na namatay yan sila, syempre magda-drop siya ng mga piece. So, pag nag-drops yan, tapos na matay na lahat, proceed tayo dun sa may magdolpi dun sa unahan. Siyempre, ilalure ulit natin yan sila. Okay, dito. Kasi, itong mags na to, sila yung nag-drops ng mga ticket. Kaya kung maganda dito talaga yung mga mabilis magpatay ng mga ng mga mobs. Ayan, nakakuha tayo. Tignan natin mamaya yung loot natin. One run lang to guys. Sa one run na yun, ubusin po natin tong isang oras na to. Isang oras, so ubusin natin. Tapos focus tayo pabalik-balik dito sa may isda, tapos dun sa may bagdolphy. Yun lang yung routine natin. Pero syempre buksan natin yung doon sa kabila. Since respawn na to, binalikan natin. Kaya yun. So patayin muna natin to. Kasi dito natin nakukuha yung mga keys again, once again. Okay. Papasidin muna natin yung BM natin. Kasi pag once na mabilis kasi mga patay pag naka-BM tayo. Kaya hindi natin titipirin, no? Mabilis lang din to mag-respond, pero syempre patayin muna natin to. Kailangan magpatay itong Awaken na ito. Awaken Bug Shark. Tapos patayin natin yung boss.
kanina, nag-run ako isang beses dito. Inubos ko lang talaga yung isang oras. Tapos nakakuha ako ng around, I think around 50 if I'm not mistaken, kanina. Ito pangalawang run ko na to dito sa weekend forbidden. So tingnan natin kung makakarami ulit tayo. Mga nasa 40, hindi ko na na picturean. Kaya yun, ito binidyo ko yung pagpasok natin dito sa forbidden para malaman kung sa isang oras na to, ilan yung tickets na makukuha natin. Hindi naman siya guaranteed na yun yung makukuha natin, so tiyan lang din sa drops. Pero so far, kanina, naka 40 plus ako. Almost 50 na ticket sa isang oras. Hindi na masama. 3,000 lang yung, entry. 3,000 lang yung entry dito. Kaya hindi kayo lugi talaga. Nabibenta yung helmet at saka boots. Nasa mga around 7M. Malaki na rin yun, guys. A few moments later. So, ito na nga. Pinat natin yung videos. Kasi ang haba noon. So, 55 seconds na lang yung natira. Siyempre, susulitin natin to. Uubusin natin lahat. Tapos, balik tayo dun sa unahan. Yung route nyo lang is dito. Pagkapatay nun, tapos balik ulit kayo dun. Pabalik-balik lang yung gagawin nyo, guys. Sa iba, syempre, pag tinitingnan nyo to, nakakaumay, di ba? Parang, kasi paulit-ulit lang yung ginagawa. Pero, pag natapos nyo to, sobrang sulit, guys. Makakarami kayo ng spin sa gacha. Invest lang kayo ng 3M sa ticket. Pagpasok nyo dito, makakuha na kayo ng maraming tickets para makagacha kayo ng boots at saka helm SIGMetal. So worth it siya, guys. So yun nga, hindi natin natapos kasi hindi naman wala tayong balak tapusin to, no? So i-check natin kung ilan yung card piece na nakuha natin sa helmet at saka sa boots. Let's see. So far, nakakuha tayo ng 16 pieces at saka 17 pieces kasama na rin yung athlete core highest dyan. So sa sa boots may 16 pieces, tapos sa helmet may 17 pieces. So yun yung nakuha natin, no? Kanina medyo marami yung nakuha natin na gacha ticket. So yun lang, guys, mag-farm kayo dito para makumita kayo. Thank you!